mahigit isang taong gulang na ang sanggol na si Rohana. Pero sa liit ng kanyang katawan, mapapagkamalan itong ilang buwan pa lamang. Payat ang braso at lubog ang mga bata ng bata. Ilang tanda na maaaring malnourished ang bata. Ilang araw na raw itong nilalagnat pero wala silang gamot. Malayo rin ang kanilang lugar mula sa bayan, kaya't hindi na nila ito madala sa doktor. Madalas ba siya magkasakit dahil kulang siya sa pagkain? Ano karaniwa sakit niya? Bahuro. Yan lang, yan ho yung inano niya. Ano po yung iniinom niya? Tubig asukal. Ayon sa tala ng Department of Health sa ARMM, isa sa bawat 5 bakwit ay namamatay dahil sa diarrhea. At humigit-kumulang 2 sa 5 namamatay na bakwit ay nasa edad na 5 taon pababa. Halos 1 taon na rin mula nang lisanin ni Baydido Kamid ang kanilang tahanan at maging bakwit. Pero ngayon, isa pang trahedya ang pilit niyang nilalayuan. Ang bunso niyang anak na si Mujahid, sa edad na 2 buwan, pumanaw nung Hunyo. Aminado siyang simula nang ipanganak niya ito, coffee creamer at simbog ang kanyang ipinapainom dito. Daman, dagabasa, mapuhi agan. Ilang araw daw itong nilagnat, pero huli na nang dali niya sa center ang kanyang bunso. Sariwa pa sa kanya ang sugat na bunga ng pagkamatay ni Mujahid. Pero pinipilit niya maging matatag para sa naiwan pa niyang anak. Bitawagin ka, tama na ko, dapat marinig ko man, dapat makatuhin. Itong nakarang buwan, pumutok ang balitang itinigil ng World Food Program ang kanilang pagpasok sa mga evacuation center para magdala ng mga donasyon dahil sa sunod-sunod na kaguluhan. The UN Health Program did not cease operations. What we said was, we are having a travel restriction for a week due to the spread of bombings in Mindanao, particularly in Cotabato and Iligan, where offices are based. Kada buwan, 2 beses namimigay ng bigas at iba pang pagkain ang World Food Program sa mga bakwit. Suporta raw ito sa mga programang ipinatutupad ng gobyerno. Tanging sa tulong mula sa organisasyong tulad ng World Food Program, nakaasa ang mga bakwit. Wala na kasi silang kabuhayan dahil nasira na kanilang mga pananim at gamit pang isda at bunga ng mga bakbakan. Ayon sa Provincial Health Officer ng Datupiang, sa kabila ng tulong pinansyal at mga donasyon mula sa iba't ibang international organizations, patuloy pa rin dumarami ang bilang mga bakwit kaya't hindi sila halos makagapay. Because of the inadequacies that we have, admittedly, our manpower is never enough, no, to cater the health needs and demands of our, even with the normal populace that we have. Kulang na kulang din ang pondo at kagamitan ng health center para tugunan ang mga pangangailangan, hindi lang ng mga bakwit kundi ng mga mamamayan ng kanilang lugar. We have been trying to be frequent with our response activities, no? And then the conduct of health mobile clinics, and then the health promo, the nutritional assessment, the weighing, ano? And then with MSF also, we have this nutritional program now trying to really admit, no, and then identify the malnourished children that we have around and then enroll them into the nutritional program. Mula sa kabuuang budget ng bansa na halos 1.3 trillion pesos, 41 million pesos o 3% ang nakalaan para sa ARMF. Aminado maging ang Office of Muslim Affairs na lubhang kulang ang pondong ito. Ang ating government naman, ginagawa naman nila yung kanilang magagawa para maibsan yung problema ng ating mga kapatid sa Mindanao. So ngayon, meron din kami programa na nagpa-fundraising kami sa Middle East, sa mga Muslim country, yung jakat namin na intended for poor, ibibigay. So ito, in-scout namin kung paano namin ma-source na madala sa Mindanao.
para magbigay ng kaukulang kampo para sa mga tinatawag nating internal displaced persons. Hindi tayo handa sa mga yan. Ang nagiging camps lang natin, mga makeshift camps, mga tentative lang yung temporary. Habang patuloy ang kaguluhan sa pagitan ng militar at mga rebelde, at hanggat walang nakikitang konkreto at mabisang solusyon sa napakatagal na alitan, tila mananatili munang nakalutang ang buhay ng mga bakwit. Ako si Jigo Manikad at ito ang nakatala sa aking reporter's notebook. Kailangan yung eksenang yun, essential siya because the character of Aurora won't be justified. Hindi lang sex scene, siguro sabi natin graphic, kaya siya na nag-disappear.